Okay, round 3. Parang pusa na pinaglaruan yung daga bago painin. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, ang papanoorin natin na laban ay mula sa Grain Assault 4. Parte ng Isa Buhay Tournament. Ito yung laban ni Balakid at ni Jin. Simulan na natin. Yo! Unang dalawang minuto kay Jin. Pahinggan natin o. Laso mo. Yo! Yo! Narinig ba? Yo! Halos isang taon din ako nanahimik. Ako yung nag-iisang pangalang tunog-alak sa ligang ito. Sa gabi nito, ako yung raragasang alon na pupuksa sa iyo na may pusong bato. Ano? Allen? Balakid? Bay, kamusta? Gusto niyo bisaya itong duha? Hindi! Wag! Di maiintindihan ng mga orado. Alam kong alam mo na sa isip ng mga tao ikaw ang liyamado. Sigurado ka? Sigurado ba sila? Baka pagkatapos sa laban natin sabay namang mawala ang expectation nila na magkakampiyon ka! Hindi ako mabubulaga diyan sa hindi nakakasindak mong identity. Jin nga ang pangalan ko, pero yung amas ng bars ko, sing lakas ng inuming Hennessy. Eto, huwag na natin gawing komplikado. Alam ko na yung pagkatalo ko dati kay Tipsy DA, gagawin mo pa rin angulo. Pasensya dun sa mga tao na sa unang labang ko hindi ko nakuha ang inyong atensyon. Pero gusto ko lang i-clarify sa inyo ngayon na yung pagkatalo ko noon, chamba lang yun. At sa mga nagtatanong kung bakit ngayon ako lumaban ulit, pasensya na. Busy lang po sa trabaho at paggawa ng kanta. Oops, teka. Speaking of kanta, Balakid, matanong kita. May nagawa ka na ba kahit isa? Ni isang solong kanta mo, wala pa ako naririnig mula sa'yo. Kaya yung pagiging MC, hindi pwedeng indikit dyan sa pangalan mo. Kaya nagmamaroon ng bata, huwag ka masyadong bilib sa iyong sarili. Meron pa ba akong ibang masasabi? Gusto nyo bang makita ulit kung paano pabagsakin ni Marquez itong overconfident na si Manny? Sige, sa inyo na lahat ng hype at ang palakpak na buong crowd. Sa pagiging realista mo, Balakid, huwag ka masyadong proud. At huwag ka munang umiti, din hindi ko pa nilalait ang pagiging aktivista mo. Tangina mo, mag-antay ka sa round 2. Okay, yung round 1 ni Jin. Akala ko, binanggitan niya yung aktivista, hindi pa pala niya tinodo yun. Walang masyadong malakas na linya na nangingibabaw dun sa round na yun ni Jin. Napansin ko lang, naalala ko, laging tinatapik kay Balakid na dati, nung nagsisimula pa lang siya na wala ka pang kanta, di ka marunong sumulat ng kanta. So tingin ko naging drive din yun kay Balakid para i-polish yung songwriting skills niya. At hindi naman niya tayo binigo nung nilabas niya yung album niya na Gatilyo. Kita mo dun na ipinakita ni Balakid dun yung husay niya sa pagsulat ng kanta din. At hindi lang sa rap battles. So maaaring nakatulong yung mga angulo dati sa kanya na wala kang kanta, wala kang ganito, puro battle ka lang. Okay, so yung round 1 ni Jin. Sobrang beatable na round nun, lalo na kung si Balakid yung kalaban. Tignan natin gagawin ni Balakid. Unang dalawang minuto, Balakid. Sa buhay ko naman. Unang round mo pala, alam ko ng akin ang panalo. Ba't tinahanapan mo ako ng kanta na sa songwriting contest ba tayo? Isang buwan kang naghanda para sa araw na to. Pero isang buwan ka lang naman para sa araw na to. Dahil sisikat ka lang naman dahil sa aking liwanag na humawa. Pwes lalamunin ko lang yung isang buwan mo, bakunawa. Kaya takbo, takbo. Kapag may to, pakto, tiyak lahat, paplakda. Parang Machiavelli, hindi ako weak, kahit isang linggo lang maganda. Ano, Jill? Kaya pa? Baka napasubo ka lang. Sinecheck ko lang, baka gusto niyang sumuko na lang. Kasi nakapagtataka, ano nga kaya tinira nitong bagets na to? At naisipan niyang may chance siya sa tournament na to. Nang ako agad ang makatapat, siya'y napamurang digil. Ano pa yung balat mo sa puwet korteng pusang itim?
Kasi ang malas mo, ang malas, malas, malas mo. Dahil hindi ka lang bagito, isa kang bobong batukan, ni hindi ka tatapat sa mga tinalo ko nung ako yung baguhan. Si Shay, pandidilatan ka lang nun at atarayan. Pandidilatan ka lang nun at atarayan ng bongga. Idadamay iyong nanay at imaginary mong nobya. Si Mel Christ, rarating ka lang nun ng panalait para mapasama ka. Si sigaw-sigawan ka, may piyok pang kasama. Naman balang wika'y halang, tangkaing palagan, mabibitay ka lang. Ganito ang flow, ang tanong why naman, kasi ang sulat mo ay pang freestyle niya lang. At ako, ako ang pantas na matatas, kaya wag mo akong susubukan. Ako ang bangungot ni Freddy Krueger, kaya wag niyo akong tutulugan. Ako'y walang kapares, parang guantes ni MJ. Hindi mo ako maaabot, parang fade away ni MJ. Ang bibig na kamamatay, daig ko pa ang nagka-SARS. Nakakatawang ikaw tong gym, pero ako ang mas kilala sa bars. Kaya sa lugar na to at sa estilong to, dayuhan ka pa gym. Huwag kang mag-astang mayor sa Maynila, huwag kang magmalalim. Sabi ko huwag kang mag-astang mayor sa Maynila, huwag kang magmalalim. Yung round 1 ni Balakid, obviously overkill, kinain niya talaga yung round 1 ni Jin dun. Huwag kang magmalalim, huwag kang magastang mayor ng Maynila. Gusto ko rin yung part na binanggit niya yung mga tinalo niya dati, na kahit yung mga tinalo daw ni Balakid hindi aabot si Jin sa level nila. Binanggit niya si Shea, si Mel Christ, si Sayad. Napaka creative na angulo nun, magandang angulo yun. Lalo na considering sobrang tagal na nitong laban na to. Considered isa na rin sa mga throwback battles ni Balakid to. Tsaka ni Jin. Nagustuhan ko rin yung line sa isang buwan ka lang sa isang araw na to. Kakainin yung buwan parang bakunawa. Ganda nun, pati yung Machiavelli. One week lang para maganda. Baka reference yun sa 7-Day Theory ni Machiavelli. Yung week, tsaka yung weak winner play niya rin doon. Busog yung round 1 ni Balakid. Pagdating sa content, sobrang iwan na iwan yung sulat ni Jin. Tapos na-justify niya rin dito ng delivery niya na talagang punong-puno ng confidence. So para sa akin, malinaw yung round 1 kay Balakid yun. Tingnan natin yung round 2. Dalawang minuto, eh Jin, laban to, pakinggan nyo, pakinggan nyo. Graduate ng kolehiyo. Parehas tayong may diploma, parehas tayong may trabaho. Ang pinagkaiba lang natin ay ang OA na galit mo sa gobyerno. Ganyan ba talaga pag estudyante ka ng UP Diliman? Matatalino sana kayo, pero yung mga kinikilos nyo, kabubuhan. Reklamo ka ng reklamo. Protesta sa EDSA, rally sa Ayala. Bago ka makibaka, maligo ka muna. Sa tuwing dumadaan ako doon, nangangamoy tae ang menjola. Walang mali sa paglaban, may mali kaya lumaban. Tangina lang kwenta kasabihan. Sabihin mo nga, yung pagwe-welga nyo sa daanan, sabihin mo ba magandang halimbawa yun sa kabataan? Hindi, kaya wag mo sabihin sa aming sabi kami sa pakinabang. Ha? Bakit? Nagbunga ba yung pagpoprotesta nyo sa labas ng Senado? Tumaas ba ang sweldo ng mga empleyado? Bumaba ba ang tuition ng paaralan nyo? Hindi, di ba? Kaya yung mga pinaglalaban nyo, walang kwenta. Kung may galit kayo sa politiko, harapin mo sila. Kung gusto mo eh, samahan pa kita. Kaya duro kasalaban natin, kaya di ba ako mag-double time? Pagkat kaya kita patay sa harap ng camera ng flip-top. Cybercrime! Malala na talaga ang pagiging reklamador ng gagong to. Alam nyo ba? Pati yung hindi agad pagsiserve ng libreng tubig sa mga resto, pinoproblema pa niya. Tangina, pati libreng tubig, pinoproblema mo, Allen. Eto, bigla kitang pera, bumili ka sa 7-Eleven. Kaya tanong pang pagpapa-impress ang gawin mo, ayoko diyang makisali. Pinapaalala ko lang sa'yo na dapat lang pagtawanan ang pagrarally.
At kung tutusin yan, kayo naman talaga salot sa lipunan. At hindi lang yan, kayo na rin ngayon ang cancer na daanan. Akala mo kung sino matapang sa kalye, parang wala sinasanto, pero agad naman nagtatakbuhan pag dumating na ang mga bumbero. Gago, huwag ka na mag-perform sa stage at humawak ng mic. Magsama na lang yung dalawa ng idol mong si Syke. Okay, yun, round 2 ni Jin. Medyo bitin talaga yung content niya. Yung mga napipili niyang angulo, kumbaga nagamit na kay Balakid. Tapos sana naisipan niya na mas creative na way kahit na naulit na yung mga angulo. Kumbaga ibang jokes naman, ibang banat naman sana. Pero yun, parang kung ganito lang yung dadalhin mong material kay Balakid, talagang huwag ka nang umasa na mananalo ka, kung lalo na kung hindi magchichok si Balakid o talagang 100% na Balakid yung kalaban mo. Sa rhymes, iwan na iwan siya. Kumbaga yung level nila ng writing pagdating sa tugmaan, iwan na iwan siya ni Balakid. Pagdating sa construction, bumukang basic talaga si Jin pag kinumpara mo sa kung paano binuo ni Balakid yung mga yung buong round, hindi lang yung mga bars, kung paano niya pinuwesto yung mga linya. Tignan natin yung round 2 ni Balakid. Balakid to, 2 minuto. Shoutout kay Syke, shoutout kay Tarlo. Lahat ng lait niya sa aktivismo, gasgas ng banggitin. Nakakatawang may Jin sa originality, pero walang originality si Jin. Pwede namang magulit ng angulo, basta yung bars hindi basic. Yung sa'yo kasi sobrang predictable. Ano bang apelido mo, Jin? Nerick? I don't judge books by their covers. Kaso minsan, covers don't lie. Ikaw, literally, figuratively, hindi mo ko abot. Go try. Di ka nalalampas sa basic kahit mag-aral lang konsay. Sa late mong yan, obvious na family tree nyo, bonsai! Siyempre, joke lang yun. Joke lang yun. Katuwa ang pangtusta. Sabihin natin, give away sa ibang judge na baka hirap sa paghusga. Hindi ako ganun ka-judgmental. In fact, I never underestimate. Buti pa kwentuhan ko na lang kayo ng pangmamatang dapat i-hate. Alam nyo ba kung ba't isa lang ang laban yan? Sa Manila pa? Kasi ika niya, heavyweights lang ng Maynila, ang kaliga niya. Iniwan niya raw ang Mindanao because he can't make a name there. Hindi daw siya swak sa kanyang division, so we didn't want to remain there. Totoo? Feeling mo magaling ka pa kina Blackleaf, Rudik, G-Spot at Max Ford? Galing nang swak sa division, kaya he didn't want to remain there. Remainder. Galing nang. So we didn't want to remain there. Totoo? Feeling mo magaling ka pa kina Blackleaf, Rudik, G-Spot at Max Ford? Mahiya ka sa balat mo! Tumingin ka sa salamin, face the truth, literal na mahiya ka sa balat mo! Ang kapal mo! At hindi lang sa pagiging artist, literal na makapal ang mukha mong kutis, Martis! At eto pa, ultimong mga kagrupo niya, iniwan niya. Hindi niya na binibigyang pansin. Kahit konti, ini-snub niya na ang speech. Kasi hindi daw dope eh. You're so wrong, pre. Kaya may basbas nilang pagbangga ko sa'yo, pagbadibag at pagbaon. Wala akong pake kung saan nagmula at kung tagasan ka na ngayon. Taga-QC na raw siya. Welcome home, Bulol. Taga-QC na raw siya. Welcome home, Bulol. Taga-QC rin ako. Taga-quality control. Sanay ka naman sa ganyang feeling, di ba? Yung pamatay, excitement. Isipin mo na lang, roller coaster tong may height requirement. Kasi ito'y tournament ng mga deserving. Tumabi ka muna. At bago ka mang maliit, lumaki ka muna. Okay, yun yung round 2 ni Balakid. Mukhang masakata talaga tong laban na to. Iwan na iwan, trip na trip ko yung iniwan yung division niya, hindi daw siya swak sa division niya, kaya he didn't want to remain there. Ang galing nung napaka-witty talaga ni Balakid sa pagdating ng pagsusulat ng mga linya. Yung opener pa lang ng round niya,
kumbaga kinall out na niya yung style ni Jin na inulit mo lang yung angulo pero kulang sa creativity. Ano ba yung apelido mo, Jin? Neric? Okay yun. Gandang open, maganda yung opener, busog yung gitna, pati yung closer niya. Solid na solid. Parang nakikipag-sparring lang si Balakid dito. Round 1, round 2. Sobrang obvious nun. Tingnan natin yung round 3. Uling ba natin dyan, oh, pahingan? Yo! Yo, speaking of generic, tarantado ka, no? Height jokes? Ikaw ang gusto ko makalaban. Mahiya ka. Gumagamit ka ng mga skin disease, parang tinitira mo na rin ang kaibigan mo si Enigma. Si Balakid. Let me think. Kaya pala kasi sa tuwing gumigimix na ng mga tropa niya, mga kaibigan niya nakabir sa kanya soft drinks. Wow! Tapos sa matchup natin, meron ka pa masamang balak? Paano mo ko tataubin na hindi mo pa nga nasubukan uminom ng ala? Ha? May iba naman tayo ng usapan. Balakid, mukha kang taong tabon. Kaya ka overrated masyado kasi paborito ka ng ampon. Speaking of ampon, Allen, kamusta na kay Nelia? Balita ko, na-develop na daw ang relasyon yung dalawa. Dati, friends lang kayo, ngayon, studyante ka na niya. Balakid, the future of hip-hop! Balakid, the future of hip-hop! Future ng hip-hop na hindi ka makabuo kahit na isang kantang rap, yan ang hirap sa mga fans mong bobo. Gumamit ka lang ng wordplay at references, nagbumukha ka ng matalino. Ha? Kaya, gago! Yo! Kaya, may! Yo! Yung tinuturing na Pinoy na Rakim. All black ka rin everything. Hindi mo na kung ang katalinuhan niya, nakuha mo lang sa kanyang pagiging maitim. Dahil nung nalaman ko ikaw makakalaban ko, I don't need to think twice. Kung tapos ka na sa Anli ni Luni, ako magbibigay sa iyo ng extra rice. Kulang ka pa. Next time, magbitbit ka ng tuta mong kalabar zone. Pag winasa ko yung clothing line nyo, hindi na nakaka-good vibes yun. Round 3 ni Jin. Sayang, round 3 na niya, doon na siya pinakanakakuha ng attention sa crowd nung binanggit niya yung skin disease, tsaka si Enigma. Tapos yun, kala ko parang ito na yung magiging pinakamalakas niya na round. Nag-choke lang din siya dito, dalawang beses. Medyo mahaba yung choke niya na yun. Hindi niya rin nabawi. Kumbaga yun yung pinakamoment niya, yung skin disease, Enigma, dito sa buong round. Asa hindi lang sa buong round, sa buong battle. Napaka-daling battle nito para kay Balakid. Talagang walk in the park lang. Tingnan natin yung round 3 ni Balakid. Kay Balakid, oh. Kailan may di ko inang king? Kailan may di ko inang king? Ako ang future of hip-hop. You have nothing else to blame. Hindi kasi ako katulad ng mga idolo nyong lahat ng titulo self-proclaimed. Pero guilty rin naman ako sa pagkukumpara sa aking sarili sa mga mahusay. Pero tinitingnan ko merong kahit bakas ng pagkatunay. Hindi ako kasing galing ni Rakim, pero pareho kaming naninindigan sa pag-aangat ng hip-hop, lampas pa sa paastigan. Eto, siya daw ang Filipino version ni Pat Stay. Palakpakan!
Ang tanong, saan banda? Naku-curious ako. Kasi bilang long-time Pat Stay fan, naiinsulto ako. Di tulad ng kanya. Galing nun, naipasok niya yung Rakim na rebuttal. Di ko alam kung on the spot yun. Pre-med, pero swak. Tapos na itawid pa niya dun sa comparison kay Pat Stay. Si Pat Stay isa rin sa mga paborito kong battle rappers sa buong mundo. At tama yung sinabi ni Balakid, saan banda yung Pat Stay dyan. Si Pat Stay, malaking tao yun. Magaling magpatawa. Napaka-smooth. Magaling mag-rhyme. Magaling mag-rap. Magaling ng timing. Naku-curious ako! Kasi bilang long-time Pat Stay fan, naiinsulto ako. Di tulad ng kanya, yung content mo walang structure. Walang hugis, bro. Yung flow at delivery mo hindi smooth. Parang kutis mo. At yung boses mo, makabasag, eardrums. Hindi ka mukhang Pat Stay, mukhang ang Pat Tui Tams. Kaya hindi ako bumilib nung unang laban ni Punggo. Puro litanya, puro sermon, nakalimutan ang sumuntok. Nagpapaka-conscious. Ako pa nga yata ang balak niyang i-please. Feeling mo, hindi ka kabila sa mga inireklamo ang WAC MCs? Nagger, please! Ang panata ng tunay na conscious, isip, salita, galaw. Kaya kung hanggang salita ka lang, you can't rip the vow. Kaya wag mo kong simulan ng beef. Chicken lang sa akin ang mambaboy. Sanay akong mga aso na mga tulad mong tupang palaboy. Itong mga salin pusa sa liga, pwede bang pakiban? Walang lugar ang alaga bakuran sa gubat kong kaharian. In other words, sa bet ka lang. Nakakatawang ikaw ang gin. Pero battles ko ang pangbasag. Bet ka lang. Ako'y may braso ng oso, panganang pating at kamandag ng viper. Sa malapitan ako'y Tesla coil, sa malayo ay replay sniper. Ako'y may liksi, ako'y may liksi ng cheetah, sipag ng kalabaw at asinta ng lawin. Supercomputer aking isip, black box ang damdamin. Ay ang panonood sa aking bumatel, ibang trilyon. Ako'y halong halimaw at makina, Evangelion. Pero huwag na kayong magtaka kung atake ko parang iba. Pang flip top ang strategiya ko sa isa buhay taktika. Kaya kung napasobra sa physical jokes ang aking pagbira, gusto ko lang ipamukha sa iyong short cut lang kita. Time, flip top, pag-ingat para sa lapangan. Okay, round 3. Parang pusa na pinaglaruan yung daga bago painin. All 3 rounds kay Balakid to, malinaw na malinaw, totally outclassed, outwrapped, outwritten itong si Jin dito sa laban nila na to. At yun nga, gaya na sinabi ko kanina, throwback na to, pero may kita mo kung gaano talaga ka ka-focused si Balakid sa mga detalye ng battle dati pa lang. Kumbaga, maliban sa mga letra, yun nga, sa placing, kung paano niya ilalatag yung gameplay niya dito, saan niya ilalagay yung mga bars na real talk, saan yung mga jokes, alam niya rin kung saan siya aatake na angulo dito kay Jin, at hindi yung parang nakaka-umay lang na angulo na narinig mo na sa iba, talagang kakaiba yung presentation. At yun nga, isa rin yun sa dahilan kung bakit maraming MCs ang nag-angat ng game nila pagdating sa pagsusulat sa rap battles. Si Balakid yung isa sa mga dahilan dun. Kaya maraming nag-upgrade din. So yun, hindi mahirap i-judge na battle to. Malamang 5-0 to. All 3 rounds kay Balakid. Tingnan natin yung judging. Judges, 4th anniversary. Yo, Flip Top, Grain of Salt 4, 3rd anniversary. Sa buhay tournament, ang laban, Balakid versus Jin. Ang boto, 5-0 para ay Balakid. Okay, as expected, sweet. All 3 rounds, 5-0 sa demand judges. Si Jin, tagal ko na hindi nakita to. Sana makabalik ulit siya sa Flip Top. Balakid, isa sa laging inaabangan na bumalik sa Flip Top.
medyo mukhang kakaibang balakid yung makikita natin pag sampa ulit nito sa entablado. At excited na rin ako sa mga bagong music na ilalabas niya. So follow niyo tong dalawa na to, Balakid at si Jin, sa mga respective ano nila social media accounts. Sa YouTube, mag-subscribe kayo. Sana na-enjoy nyo itong review natin. Grain of Salt 4, Isa Buhay Tournament, Balakid versus Jin. Maraming salamat sa lahat na sumusubaybay. Abangan pa ang mga susunod na uploads. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.